Genesis Kabanata 7. At sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang iyong buong sangbahayan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito, ang pit ng lalaki at ng kanyang babae, at sa mga hayop na hindi malinis ay dalawa ng lalaki at ng kanyang babae. Gayon din naman ang ibon sa himpapawid, tigpipito ang lalaki at ng babae, upang ingatang binhing buhay sa ibabaw ng buong lupa. Sapagkat pitong araw pa at pauulanan ko na ang ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi, at aking lilipuli ng bawat may buhay na aking nilikha sa bawat balat ng lupa. At ginawa ni Noe ayon sa lahat na inutos sa kanya ng Panginoon. At may 600 taon na si Noe nang ang baha ng tubig ay dumagsa sa ibabaw ng lupa. At lumulan sa sasakyan si Noe at ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak dahil sa tubig baha. Sa mga hayop na malinis at sa mga hayop na hindi malinis at sa mga ibon at sa bawat tumuusad sa ibabaw ng lupa ay dalawang dumating kay Noe sa sasakyan na lalaki at babae ayon sa inutos ng Diyos kay Noe. At nangyari na ang pagkaraan ng 7 araw na ang tubig ng baha ay umaapaw sa ibabaw ng lupa. Sa 600 taon ng buhay ni Noe, ng 2 buwan, sa 17 araw ng buwan ng araw ding yaon, ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman at ang mga durong ngawan sa langit ay nabuksan. At tumulan sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. Ng araw ding yaon ay lumulan sa sasakyan si Noe at si Sem at si Cham at si Japhet na mga anak ni Noe at ang asawa ni Noe at mga 3 asawa ng kanyang mga anak na kasama nila. Sila ang bawat hayop, gubat ayon sa kani-kanilang uri, at lahat ng hayop na maamo ayon sa kani-kanilang uri, at bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kanilang uri, at bawat ibon ayon sa kani-kanilang uri, lahat ng sarisaring ibon. At nagsidatingan kay Noe sa sasakyan na 2 ang lahat ng hayop na may hinga ng buhay. At ang mga nagsilulan ay lumulang lalaki at babae ng lahat na laman gaya ng inutos sa kanya ng Diyos at kinulong siya ng Panginoon. At tumagal ang baha ng 40 araw sa ibabaw ng lupa at lumaki ang tubig at lumutang ang sasakyan at nataas sa ibabaw ng lupa at dumagsa ang tubig sa at lumaking mainam sa ibabaw ng lupa at lumutang ang sasakyan sa ibabaw ng tubig at dumagsang lubha ang tubig sa ibabaw ng lupa at inapawan ang lahat ng mataas na bundok na nasa silong ng buong langit. 15 siko ang lalim na idinagsa ng tubig at inapawan ang mga bundok at namatay ang lahat ng lamang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ang mga ibon at gayon din ang hayop at ang hayop gubat at mga bawat nagsisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa at mga bawat tao. Ang bawat may hinga ng diwa ng buhay sa kanilang ilong, lahat na nasa lupang tuyo ay namatay.
at nilipol ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao at gayod din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, at sila ay nalipol sa lupa at ang natira lamang ay si Noe at ang mga kasama niya sa sasakyan. At tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng 150 araw. Kabanata 8. At naalala ng Diyos si Noe at ang lahat ng may buhay at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan. At nagpahihip ang Diyos ng isang hangin sa ibabaw ng lupa at humupa ang tubig. Natakbad din ang mga bukal ng kalaliman at ang mga lungawan ng langit at napigil ang ulan sa langit. At humupang patuloy ang tubig sa lupa at kumati ang tubig pagkaraan ng 150 araw. At sumadsad ang sasakyan ng 7th buwan, ang 17th araw ng buwan sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. At ang tubig ay nagpatuloy ng paghupa hanggang sa 10th buwan. Ng 10th buwan ng unang araw ng buwan ay nakita ng mga taluktok ng mga bundok. At nangyaring pagkaraan ng 40 araw ay binuksan ni Noe ang dungawan ng sasakyan ng kanyang ginagawa. At siya ay nagpalipad ng 1 uwak at ito'y nagparuot parito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. At nagpalipad siya ng 1 kalapati upang tingnan kung humupaan na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Datapwat hindi nakasampung ang kalapati ng madapuan ng talampakan ng kanyang paa at nagbalik sa kanya sa sasakyan sapagkat ang tubig ay hinangasa ibabaw ng buong lupa. At inuunat ang kanyang kamay at hinawakan at ipinasok niya sa sasakyan. At naghintay pa ng muling 7 araw at huling pinalipad ang kalapati sa labas ng sasakyan. At ang kalapati ay nagbalik sa kanya ng dakong hapon at narito'y may dalang 1 dahong sariwa ng olibo sa tuka. Sa gayon ay nauna si Noe na humupa na ang tubig sa lupa at naghintay pang muli siya ng 7 araw at pinalipad ang kalapati at hindi na muling nagbalik pa sa kanya. At nangyari noong taong 601 ng unang buwan ng unang araw ng buwan ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa. At inalis ni Noe ang takip ng sasakyan at tumanaw siya at narito't ang ibabaw ng lupa ay tuyo. At nang 2nd buwan ng 27th araw ng buwan ay natuyo na ang lupa. At nagsalita ang Diyos kay Noe na sinasabi, Lumunsad ka sa sasakyan, ikaw at ang iyong asawa at ang iyong mga anak at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Ilabas mo ang kasama mo ang bawat may buhay na kasama mo sa lahat ng laman. Ang mga ibon at ang mga hayop at ang bawat nagsisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa upang masipanganak ng sagana sa lupa at magpalaanakin at nagmapangasidami sa ibabaw ng lupa.
at lumunsad si Noe at ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak na kasama niya. Ang bawat hayop, bawat umuusad at bawat ibon, anumang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ay sa kanya-kanyang angkan ay nangasilusad sa sasakyan. At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon at kumuha sa lahat na malinis na hayop at sa lahat na malinis na ibon at nag-alay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. At sinampyo ng Panginoon ang masarap na amoy. At nagsabi ang Panginoon sa sarili, "Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Ni hindi ko na muling lilipulin ang lahat na nabubuhay na gaya sa aking ginawot. Samantalang ang lupa ay lumalagi ay hindi maglilikat ang paghahasik at pag-aani at ang lamig at init at ang tag-araw at taginaw at ang araw at gabi."